Mahilig ka din bang umidlip tuwing may free time ka, o basta ka nalang nakakaidlip nang hindi mo namamalayan? Napakaraming benepisyo ang maaari mong makuha mula sa 20-30 minutong pag-idlip sa isang araw para sa iyong kalusugan at pati na rin sa iyong buhay. Ang isang magandang pagtulog sa gabi at pag-idlip ay dalawang magkaibang bagay ngunit malapit na magkakaugnay. Narito at pag-uusapan na natin ang mga benepisyo nito. Una, alertness booster. Ang pag-idlip ay isang natural na pampalakas ng alertness. Sa araw sa trabaho, pagkatapos ng tanghalian ay parang pinakatamad na oras sa iyong buhay at upang harapin ito, karamihan sa mga tao ay mangangailangan ng isang booster at para sa mga hindi nakakaalam, ang caffeine ang tanging solusyon para sa kanila. Well, ang pag-idlip ay mas mahusay na solusyon kaysa sa caffeine. Umidlip lang ng 20 minuto at maibabalik mo ang iyong pagiging alerto. Nagpapahusay din ito ng atensyon. Pagkatapos ng isang abalang umaga na naubos ang iyong enerhiya, magsisimula kang makaramdam ng kaunting pagod at makakaapekto rin ito sa iyong atensyon. Upang matiyak na nakatuon ang iyong pansin sa paksa para sa natitirang bahagi ng araw, ang isang maikling pag-idlip ay ibabalik ang iyong ulo sa laro. Oo, kasing ikli ng 20 minutong pag-idlip, maaari kang mag-focus muli sa anumang trabahong naghihintay sa iyo pagkatapos ng lunch break. Mas magiging mahusay sa paglutas ng problema. Ang tiredness ay makakaapekto rin sa iyong utak, dahil ang utak ang pinagmulan ng lahat. Kung ito ay pagod, kahit isang simpleng paggawa ng desisyon ay maaaring maging mahirap. Gayunpaman, kung ikaw ay nasa isang sariwang kondisyon, ang iyong paghuhusga ay magiging mas mahusay at maaari mo ring lutesin ang problema sa isang mas mahusay na paraan. Binabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Ang mga pangunahing dahilan sa likod ng mga problema sa puso, o mga sakit sa puso, ay kapag ang puso ay napipilitang magtrabaho ng labis. Ang puso ay gagana ng husto kapag may kaguluhan sa mga daluyan ng dugo, na pumipigil sa pamamahagi ng oxygen sa pamamagitan ng hemoglobin sa lahat ng mga selula ng katawan. Ang maikling pag-idlip ay maaaring lumuwag sa naninigas na mga vessel at gawing mas nababaluktot ang mga ito. Isang mood booster. Tiyak na naranasan mo na ang kulang sa tulog at tiyak na alam mo rin ang pakiramdam na hindi ganoon kaganda. Parang wala ka sa mood gawin ang halos lahat. Kung ikaw ay nasa kasalukuyang estado habang may napakaraming trabaho na dapat gawin at pagkatapos ay kailangan mo ng isang mood booster. Ang shortcut sa mood booster ay kasing simple ng pagkuha ng maikling idlip. Gayunpaman, huwag gumamit ng dahilan upang umidlip upang mapunan ang kakulangan ng tulog na mayroon ka noong nakaraang gabi dahil hindi magiging pareho ang resulta. Ang isang magandang pagtulog sa gabi ay mahalaga at ang isang maikling pag-idlip ay magbibigay sa iyo ng mood booster na kailangan mo upang tapusin ang araw. Ibinabalik ang enerhiya. Tiyak na ang bawat isa sa inyo ay may pinakaabalang araw. Sabihin nating, ang Lunes ay ang iyong pinakaabalang araw na uubusin ang iyong enerhiya bago pa man sumapit ang tanghalian. Ano ang dapat mong gawin upang makakuha ng mas maraming enerhiya upang matapos mo ang araw? Ang sagot ay pag-idlip. Totoo na ang pagtulog ay maaaring ibalik ang iyong enerhiya. Dapat kang magulat kahit na ang iyong smartphone ay nangangailangan ng mga oras upang ganap na ma-charge ngunit kailangan mo lamang ng hindi higit sa 20 minuto upang maibalik ang iyong enerhiya. Nagpapabuti ng iyong memorya. Alam mo ba na ang iyong utak ay nangangailangan ng enerhiya upang mag-solo? Talagang isang karaniwang kaalaman na kung ikaw ay pagod, ang iyong utak ay gagana kahit na mas mabagal. Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng isang German neuropsychologist ay nagsabi na ang idlip ay maaaring mapabuti ang memorya ng 5 beses na mas mahusay. Mabuti para sa diet. Mas pinipili ng mga kasalukuyang nasa diet program na umiwas sa pagtulog dahil ayon sa kanila ang pag-idlip ay may malaking kontribusyon sa bigat na kanilang natamo. Iyan ay ganap na mali dahil ang function ng idlip ay lubos na kabaligtaran. Ang kakulangan sa tulog ay babawasan ang produksyon ng hormone leptin at sa halip ay tataas ang produksyon ng hormone ghrelin. Ang function ng hormone leptin ay upang sabihin sa iyo na ikaw ay busog at ang kakulangan nito ay hindi ka mabubusog habang ang pagtaas ng hormone ghrelin na may function upang hikayatin kang kumain ng higit pa ay nagpapalolo lamang sa kondisyon. Pinapababa ang presyon ng dugo.
Maniwala ka man o hindi, ngunit ang pag-idlip ay maaaring gumawa ng isang kababalaghan sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ito ay dahil sa panahon ng pag-idlip, ang iyong katawan ay agad na makakapagpahinga at ang iyong mga daluyan ng dugo ay magiging mas flexible, kaya ang presyon ay maaaring lumuwag. Sa panahon ng mga prosesong iyon, ang antas ay magiging balanse sa pamamagitan lamang ng paghinga ng kasing ikli ng 20 minuto. Pinipigilan ang demensya at Alzheimer. Ang Alzheimer's at demensya ay malapit na nauugnay sa akumulasyon ng plaque na tinatawag na B-amyloid. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring humantong sa pagdeposito ng mga plaque na iyon. Kaya naman ang pag-idlip ay maaaring maiwasan ang akumulasyon ng mga plaque na iyon, at maiwasan ang mga sakit tulad ng demensya at Alzheimer's. Mas magandang kutis, ang pag-idlip ay magbibigay sa iyong balat ng mas maraming oras, upang ayusin ang sarili nito bukod sa isang magandang pagtulog sa gabi. Ang stress ay maaaring makaapekto din sa kutis ng iyong balat, at magmukhang mas matanda kaysa sa dapat mong tingnan batay sa iyong edad. Ang pag-idlip ay kahanga-hanga at maaari ka ring maging kahanga-hanga. Tiyak, walang mas magandang bagay na maaari mong gawin upang gugulin ang iyong libreng oras sa pagitan ng trabaho kundi ang umidlip ng maikling panahon. Well, marahil ay mawawalan ka ng oras upang makihalubilo sa iyong mga katrabaho at kung mahalaga ito, maaari mong planuhin ang iyong mga pag-idlip. Sa halip na matulog araw-araw, maaari mong i-schedule ang iyong pagtulog sa mga araw kung kailan mo ito kailangan. Gayunpaman, ang paggawa ng idlip bilang iyong pang-araw-araw na gawi, ay lubos na inirerekomenda kung nais mong magkaroon ng isang mas mahusay at malusog na pamumuhay.